isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At muli, good evening at welcome po sa ating weekly prayer, United Prayer po sa buong Rema. At praise the Lord, kasi kung iisipin natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Dahil kung titingin ka sa kalendaryo, 28 na. So imagine po natin, no, tatlong araw ay New Year na naman, 2024. At alam ko na ang lahat ay masaya sa nitong nakaraan na Pasko dahil sa mga natanggap nating mga regalo. And we still pray na alam niyo po yung mga blessing ay maging regular sa bawat isa at ang susunod na darating sa bawat isa ay yung tinatawag natin na miracle. 2024 na, mga kawatid, sabihin mo sa katabi mo, kasama mo nanonood ngayon ay congratulations. Kasi natanggap mo yung regalo mo noong Pasko. At alam nyo, ngayong araw, ay ngayong linggo na ito, mga kapatid, ay napaka sarap po talaga ng season. Diba? Sabi nga po ng mga tao, or kaya nga po ng tawag natin ay ito yung pinakamahabang season at pinakamasayang season ng buong taon. Kasi bakit? Ito po yung tinatawag na Christmas season. Pero sa pag-aaralan po natin ngayong araw na ito, mga kapatid, ay yung pong tinatawag natin na sino ba ang rason ng season na ito. Nung nakaraang pong mga araw, tayo po ba ay nag-celebrate na siya ang iniisip. Naalala po ba na, supposedly, dapat naalala natin, mga kapatid, na birthday niya, ang i-celebrate natin ngayong season na ito. At alam nyo, sabi ni Pastor Maya, yan ang sabi ni Pastor Maya noong Monday, sabi po niya ay isang pinakamagandang at pinakamasarap na regalo na naibigay ng Diyos sa tao ay si Jesus. Amen. At tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga taga-sunod, ang regalo naman na may iaalok natin pabalik sa Kanya ay ang buhay natin, ay ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Ngayon, sabi nga yung sa binasa pong verse sa Matthew, pwede po yung story ng tatlong hari or tatlong mage. Sabi nga po nila, kung i-research po natin, may mga iba-ibang term. Pero ang pinaka-basic po ay sabi nila ay hari. Pero ang pinaka widely and most recognized term po ay yung tinatawag nilang mage or mago or pantas. Na ang tinatawag po kasing pantas pagdating sa very tribal, very very ancient yung term. Pag mage po kasi, yan po yung mga taong matatalino. Sila po yung mga may mga knowledge in terms of healing, sa panggagamot, mga bagay na nais matutunan o malaman sa isang tribo o sa isang komunidad. Sila po yung nilalapitan. In short, sila po yung mga matatalino na mga tao. At alam nyo, sa kwento ng tatlong mago na ito na kinausap ng anghel upang hanapin si Jesus. Alam nyo po ba, in-indicate dito yung attributes or yung bilang isang tagasunod ng Panginoon ay ano ba yung supposedly at yung matututunan natin sa tatlong hari na yun. Unang-una, mga kapatid, no, yung tinatawag natin na believe. Kasi imagine niyo sa itong mga ito ay dati ng mga traveler. Amen. Kumbaga, they are known to travel every time kung saan sila nakakarating. Pero pero sa pag-travel po nila na yon, supposedly meron silang mga mapa, meron silang concept or way kung paano mahahanapin ang isang bagay or isang tower or isang place. Kumbaga, meron na silang indicator. Pero alam niyo, mga kapatid, nung kinausap sila ng anghel, unang-unang ipinamalas ng tatlong pantas na ito ay yung paniniwala nila. They believe.
na sinabi ng anghel sa kanila na merong isang sanggol na isisilang sa sabsaban. Imagine niyo po na kung wala tayong Google map or Waze, tapos hahanapin natin ng isang lugar o isang tao na ang tanging indication lang natin ay between sa langit. Yun, napakahirap. Pero kagaya ng tatlong matatalinong pantas na ito, they believe. At alam nyo yung pangalawa, mga kapatid, ay yung sinatawag na they obey. Dahil sinabi ng anghel kung papaano specifically nila mahahanap yung direksyon sa pamamagitan ng isang bituin at yung mga guidelines, ay sumunod sila. At alam nyo, lastly, mga kapatid, yun yung sinasabi nilang, nang makita nila ang Panginoong Jesus, they accepted the gift. Amen. Na alam nyo, kung i-source out po natin or babasahin talaga natin, mga kapatid, na napakagaling ng pagkakadugtong-dugtong ng pangyayari sa Bible. Especially, itong kaganapan na kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesus. Iisipin natin, mga kapatid, na every time na ipinagdiriwang natin ang kalbaryo ng Panginoon or yung paggunita natin ng pagpako sa Kanya sa krus, iniisip natin na dito nagumpisa ang kaligtasan. Yung John 3:16, na ang sabi po niya doon, "For God so loved the world that He gave His only Son." Amen. Pero actually, ito yung season. Ito yung panahon na kung kailan binigay niya yung kaisa-isa niyang anak bilang isang regalo. At tayong mga Kristiyano at tayong mga tao, we must learn or we must recognize to accept that very, very precious gift sa atin. Alam nyo, isang bagay nga na napakasarap na marirealize mo sa mga hari o sa mga pantas na ito, na sabi nga na tinatawag silang matatalino. Isang bagay na indication na ang mga taong humahanap sa Panginoon ay matatalino. Amen. Alam nyo, nare-recall ko yung Bible verse ni Pastora Tina or yung kanyang life verse na sabi nga po doon, "Seek ye first the kingdom of God with all His righteousness and all these things shall be added unto you." Amen. Ibig niya sabihin, seek ye first the kingdom. So it's like a kingdom is like a place na kung saan pinagkaharian siya ng isang tao or isang persona na kung saan, paano mahahanap pa? Kumbaga, tayo pa kung halimbawa tayo ay naghahanap ng isang bahay, paano mo specifically mahahanap? Meron po tayong tinatawag na point of contact. Amen. Meron tayong isang tao na kukontakin or kailangan munang hanapin para masik yung lugar. And that's why ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God. Seek Jesus first. Because He is the light, the way, and the life. At siya mismo ang daan, mga kapatid, para makita natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Na kaya nang sabi dito, we accepted the very gift from the Lord. And in return, sabi rin nga po ni Pastor Trixie, ano, ang tanging bagay na maiaalok or maibibigay natin sa Panginoon ay yung buhay natin bilang isang regalo. Minsan nakakalungkot isipin kasi pag dumarating ang ganitong season, meron yung nagtatampo, masama ang loob kasi hindi nabigyan ng regalo. Amen. Regalo na kung iisipin mo, pwede mong sabihin sa kanila, hindi mo naman birthday. So why do we expect something na ibibigay sa atin when in fact, sineselebrate natin itong season na to because ibinigay na sa atin yung very precious gift. At in return, ang kaya lang natin ibigay, hindi isang milyon, hindi lang ginto, hindi bahay, kundi ikaw. Iniregalo sa iyo ng Panginoon ang buhay mo, gamitin mo sa tama. Naalala ko po,
yung isang kwento rin ng mga alipin na binigyan ng salapi. Ayan. Ang bawat isa po ay binigyan ng salapi kanya-kanyang, yung dalawa po ay pinag-inam upang merong maihandog pabalik sa kanilang Panginoon. Samantala ng isa po ay ibinaon. Nakita po natin kung sino po ay nag-prosper. Amen. Saan mas natuwa ang kanilang Panginoon sa binibinalik nilang blessing or regalo. At ganun din tayo mga kapatid. Hindi naman pwedeng sabihin natin na yes, binigay ko ang sarili ko sa Panginoon, naglilingkod ako sa Kanya, without the settings of our heart na gaya ng mga haring mago or mga mages na they believe. Hindi mo pwedeng sabihin mga kapatid na yes, binigay ko ang buhay ko, naglilingkod ako sa Panginoon na yes, hindi ako sumusunod. At pangatlo, ay hindi natin pwede sabihin na naglilingkod ako sa Panginoon na hindi ko tinatanggap ang Panginoong Yesus. Amen. At alam nyo, isang encouragement para po sa season na ito, mga kapatid. Let's try not just to get this reason only for this season. Amen. Kasi diba, ayan, lagi nga nating sinasabi rin, kung may katabi ka dyan, sabihin mo, dapat araw-araw, Pasko. Dapat araw-araw, Christmas. Anong ibig sabihin nun? Dapat araw-araw, nandyan ang regalo mo, Jesus, para sa sarili mo. At dapat araw-araw, tinatanggap mo siya. Amen. At every time na humahayo tayo, pagmamalita natin, John 3:16, always natin pinapatanggap si Jesus. Supposedly, that's always part of this season. Hindi lang ngayong December, mga kapatid. Hindi lang nag-start ng September, October, November, December. Kundi all year round. Because itong precious gift na ito na binigay ng Panginoon, mga kapatid ng Diyos, na si Jesus Cristo, mga kapatid, ay hindi lamang for Christmas. Amen. Ito ay for whole year round. Kaya kung gano'n natin tinanggap ang Jesus na ipinababy pa, supposedly, mga kapatid, gano'n din natin siya tatanggapin nung lumaki na siya. Kasi bakit? Siya yung regalo na kung saan patuloy na ito yung pinofulfill na niya yung kanyang task. Hindi lang sa krus ng Kalbaryo nag-umpisa ang salvation nung pinanganak siya at tinanggap siya bilang isang regalo. Amen. Ayan po, so sa continuation po ay papasa ko po kay Pastor. Sir, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. So kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Alam po natin na ang bawat isa ay masaya. Kasi sabi nga po, tayo mga Filipino ay mahaba daw po ang celebration ng Christmas. Amen. So pag nag-vermons na, nag-start na po tayong mag-decorate, nag-start na tayong mag-isip ng wish list. Amen. And then naglilista na rin tayo ng mga reregaluhan natin. Pero alam niyo po, ang Christmas ay it is not Christmas without Christ. Amen. Na kung saan po, tinalakay po natin ngayong buong linggo, kung ano ba talaga yung reason of this season. Amen. Alam natin at lahat naman po tayo aware na ito po ay kapanganakan ng Panginoong Jesus. Amen. At ang bawat isa po sa atin, minsan, iniisip nga natin kapag ka Christmas, gift giving. Amen. Pero alam niyo po, sa season na to, unang nagbigay ang Diyos. Amen. Na kung saan, hindi lang basta regalo, hindi lang basta nasa wish list. Amen. Kung hindi, binigay niya ang mismong kayamanan ng langit. Amen po. Minsan, tayong mga tao, or madalas, kapag nagre-regalo tayo, binabudgetan natin eh. Amen po. Ito, para sa mga inaanak ko na may picture ko nung binyag, yan. O kaya, itong naanak kong to, matagal ko na itong dinakikita, dahil bibigyan ko yung pamasko. Pero, sa alam niyo po, ang Diyos, hindi niya tinignan
ang bawat isa sa atin kung sino ba ang may mas malaking kasalanan, sino ba ang may maliit lang na kasalanan, kung hindi tinignan niya tayo bilang pantay-pantay ng lahat ng tao dito sa sanlibutan ay kailangan ng kaligtasan. Na walang sino man ang nakaabot na kabutihan ng Diyos, walang sino man ang nakapantay sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, walang sino man ang makakapantay sa pagbibigay ng Diyos. Hindi natin mahihigitan kung gaano mapagbigay ang Diyos. Amen po, sapagkat binigay niya ang mismong kayamanan ng langit. Amen po, sabi nga po ni Pastor Andrew sa kanyang turo, no, na si Jesus ang siyang liwanag. Amen po, yung liwanag na nakita ng mga pantas ay mismo si Jesus, na kung saan ito yung nagbigay ng guide, ito yung nagbigay ng way. Amen po, na kung saan doon nila nakita ang isang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isipin natin, ba't ganun? Ang Diyos kasi ay hari eh. Si Jesus ay hari, pero bakit siya ipinanganak sa sabsaban? Alam niyo po, kung ang Diyos ang unang nagbigay, si Jesus din ang unang magpakita ng kababaang loob. Na kung saan, hindi mahalaga yung titulo niya. Pinanganak siya sa isang napakapayak, napakasimpleng buhay. And yet, alam niyo po, lahat ng mga tao nakakakilala sa kanya bilang Diyos ay dinisregard kung ano yung itsura ng kanyang tulugan. Binigay pa rin sa kanya yung nararapat na papuri at pagrespeto. Amen po. Ngayong Pasko, nakikita natin na yung masasayang mga bata, nangangaruling. Amen po. Mga magagandang regalo. Yan, madalas marami nagsisale sa mall. Amen po. Pero alam niyo po, yung ginawa ng tatlong mago, yung three wise men, hindi sila nagpunta sa mall, hindi sila namasyal. Ang ginawa nila, hinanap nila yung mismong dahilan ng Pasko, which is si Jesus. Amen po. Nung pinanganak si Jesus, amen po, sabi ni Pastor Andrew, pinangalan na siya Emmanuel, na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ang sino mong tumanggap sa Panginoong Jesus, nangangahulugan na kasama niya ang Diyos. Amen po. At ang sino mang kasama ng Diyos, kailanman ay hindi maliligaw. Katulad ng tatlong mago, or katulad ng tatlong pantas, katulad ng tatlong matatalinong tao. Amen po. Alam niyo po, minsan napapaisip po ako, napapaisip kami, kung gaano katalino itong tatlong mago na to, kung gaano katalino, kung ano yung presensya na binigay ng Diyos sa kanila para mahanap si Jesus. Sapagkat tuwing umaga, sa tuwing maliwanag ang langit, mahirap makita ang bituin. Ngunit paano pa rin nila nasundan sa mga times na maliwanag ang paligid? Alam niyo po mga kapatid, during happiness, during masaganang buhay, madalas hindi natin doon nakikita ang Diyos. But then, kapag ka madilim ang paligid, madilim ang sitwasyon, doon natin mas naaalala ang Panginoon. Pero ang sino mang matalino humahanap sa Diyos, regardless of the season, no, ng buhay nila, maligaya man yan, masaya man yan, malungkot man yan, still they found Jesus. Nakikita nila yung liwanag, yung pagpapala na dulot ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus. Amen po. For sure, yung tatlong mago na yon, hindi natin alam yung tinahak nila. Amen? Hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila. Pero hinawakan nila yung kanilang pananampalataya na yung mismong gabay ay idadalin sila sa kanilang patutunguhan, which is ang Panginoong Jesus. Amen po? Alam niyo po, pinakita nila yung faith nila. Pinakita nila yung pagkasabik nila na makita at mahandugan, mapupurihan ang pinanganak na Mesaya. Amen po. Ngayon po, diniscuss po ni Pastor Mulo yung tatlong regalo
na binigay nung tatlong pantas. Amen po. Minsan pag nagre-regalo tayo or madalas, no? Inaalam natin yung personality ng taong nare-regaluhan natin. Kasi alam natin na doon siya magiging masaya. Doon niya ma-appreciate. Amen po. Minsan alam natin yung hilig nila. Minsan alam natin yung makakapagpasaya sa kanila, yung favorite nila, yung mga bagay na matagal na nilang hinihiling. Amen. At kapag ka nabigay yun nandoon, yung kaligayahan ng kanilang puso. Amen po. Kaya ang una pong binigay po, no, sabi niya po rito, nagbigay ang tatlong pantas na una po is yung gold. Amen po. Or ginto. Amen. Sabi po ni Pastor Mulo, it symbolize kingship. Amen po. It is an indication that they honor Jesus Christ as a king. Amen po. Na kung saan yung ginto, talagang napaka-valuable niyan. Napakahalaga niyan. Konting gramo pa lang niya, mataas na yung halaga niyan. And yung offering na yon ay intended po sa isang hari. Kaya pinapakita ng tatlong haring mago na si Jesus po ay isang hari. Amen po. And other meaning kung bakit gold ang binigay. Dahil nga po sa kingship, sa pagiging hari, it signifies wealth. Amen po. It signifies kingship of the world. Wherein, sinasabi po sa pagdating ng Panginoong Jesus, we are the conqueror. We are more than a conqueror. Because our God is a king. Pinakita ng mga haring mago na sa pamamagitan ng regalo nilang gold, sinasabi nila na itong Mesiya na to, itong Diyos na to, iko-conquer niya ang sanlibutan. Amen po. At ang sino man tumanggap sa Panginoong Jesus ay nangangahulugan na ikaw ay higit pa sa mananagumpay, na pagtagumpayan na ni Jesus ang mundong ito. Kingship. Amen po. Na sinasabi po nung regalo na yon na itong Diyos na to, iko-conquer niya ang lahat ng temptation dito sa mundo. Amen po. Na si Jesus sa kanyang mga oras dito sa mundo na kailanman ay hindi siya nagkasala. At iyon po ang sinisignifies ng incense. Amen po. Frankincense. Amen po. Incenso. Amen po. Sabi po ni Pastor Mulo, ito po ay ginagamit sa temple. Amen po. Ng mga priest para po mag-offer sa Lord. Amen po. At alam niyo rin po ba, mga kapatid, na si Jesus, amen po, ay ang ating punong sasardote or the high priest na namamagitan sa atin at sa Ama. Sapagkat walang nararapat sa harapan ng Ama maliban sa pamamagitan ni Jesus. Amen po. Ang insenso po kasi, mga kapatid, kapag po iyan ay sinunog, ay mabango. Amen po. Mabango sa myo, mabango yung smell niya, yung fragrance niya. Amen. At alam niyo po, mga kapatid, si Jesus ang pinakamabangong offering para sa Diyos. Amen po. Alam niyo po, yung tatlong regalo din na binigay po ng tatlong mago ay pinapakita po ng tatlong yun ano yung magiging buhay ni Jesus dito sa mundo. First, He will conquer the world. Second, He is the offering. He will become the offering. He will be the offering. Ang pinakamabangong samyo, ang pinakamabangong offering sa para sa Diyos. At siya yung mamamagitan sa Ama at sa ating mga taong makasalanan. Amen po. At sabi po niya sa last, mga kapatid, yung mira or yung mirror. Amen po. Na ito po yung isa sa mga hinahalo, no? Sabi rin po ni Pastor Mulo, ito po yung hinahalo sa oil na ginagamit po sa pag-anoint. Amen po. Na ginagamit ng mga propeta. Amen po. Alam niyo po, isa rin po sa na-research ko, no? Ang myrrh po pala ay bukod sa hinahalo siya sa oil, ay hinahalo din po siya sa wine na nagbibigay ng pait na lasa, na bitterness.
Amen po. Ngayon, ano ba yung sinisignifies nitong mirror sa buhay ni Jesus? Alam niyo po mga kapatid, ito po yung sinisimbolo na si Jesus bilang isang mabangong handog, bilang mabangong offering, ay magsasuffer. Siya ay magsasuffer. At ang mirror ay nilalagay po sa mga patay na katawan. Kumbaga, kung dito po sa panahon natin ngayon, ginagamit po siya ng mga embalsamador para ma-preserve yung katawan. At alam niyo po, ginamit din po ito nung time na si Jesus ay namatay. Nandoon yung willingness ni Jesus. Bata pa lang siya. Pinapakita na ng mga regalong ito na si Jesus ay handa at willing niyang gawin yung sacrifice na tatahakin niya, yung bitterness, yung sakit na mararanasan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay katubusan ng buhay natin. Sinong kaibigan ang mag-aalay ng buhay niya para sa kanyang kaibigan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, basahin ko rito sa Isaiah chapter 53 verse 5. Lagi ko po itong binabasa kapag ka yung tuwing Christmas, kasi it reminds us how the Lord Jesus Christ gave His life wherein tayo mga tao, we enjoy the privilege, we enjoy the blessing. Pero may isang Diyos na ni kahit katiting ay hindi umimik para lang maranasan yung sakit at hirap para lang sa ikaliligtas natin. Sabi niya po rito sa verse 2 ng chapter 53 ng Isaiah, kalooban ng Panginoon na lumugo ang kanyang lingkod gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o tanging makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Sa totoo lang, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumain. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin. O tupang gugupitan na hindi man lang umiini. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siya na parang isang kriminal. Inilibing siya kasama ang mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap ng mahabang buhay. At sa pamamagitan niya, ay matutupad ang kalooban ng Panginoon.
kapag nakita niya ang kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod, ay marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya para sa kanila mga kasalanan. Dahil dito, pararangalan ko siya sa tulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan. Hiniling pa niya sa Diyos niya na sila'y patawarin. Ang Pasko, minsan iniisip natin, kailangan may maganda tayong damit, kailangan meron tayong masarap na pagkain. Pero alam nyo, ang tunay na Pasko ay yung pag-alala sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, na kung saan, nandahil sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Nandahil sa kanyang mga paghihirap, tayo ay daranas ng isang magandang buhay. Kaya mga kapatid, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, ito yung regalo sa atin ng Diyos. At kung ano yung magiging buhay natin, yun yung regalo natin sa Kanya pabalik. Na kung tayong mga tao ay nag-aasam na isang magandang regalo pagdating ng Pasko, alam niyo po, sa pagdating ng Panginoong Jesus, nag-e-expect din siya na maganda rin yung regalo ibibigay natin sa Kanya. Na itong buhay na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo ay magagamit natin upang maluwalhati ang Diyos. Kagaya ni Jesus na siyang dahilan ng Pasko. Ganun din yung ina-expect sa atin ng Diyos sapagkat ikagagalak ng Panginoon kung tayong mga lingkod niya ay lumalagong sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng mga panalangin, sa pamamagitan ng katubunan ng mga panalangin ng mga naunang Kristiyano. Ano yung maibabalik natin para sa kabutihan ng Diyos? Kaya mga kapatid, bilang isa sa mga nakatanggap ng regalo ngayong Kapaskuhan, 2,000 years ago, na isa ka sa nakatanggap ng regalo ng mula sa Diyos, ito yung time para purihin natin ang Diyos, awitan natin ang Panginoon, na sabihin natin sa Diyos sa mga oras na ito, Lord, salamat! Salamat sa regalo na binigay mo. Salamat, Lord, sa pag-asa, sa pagpapala, sa kaligtasan. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin aawitan. Kasi mga kapatid, tayo po ay umawit sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin, O Diyos, ng karapatan maging anak ng Diyos. Salamat, Ama, sa buhay na binigay mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, O Diyos, na muli ay italaga namin ang aming mga sarili sa iyo upang mag-iisang buhay na patotoo na ang Diyos sa aming pinaglilingkuran ay tunay na buhay at kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Ama, pupurihin ka namin, O Diyos. Lumalapit na susumamo, minanais banal na presensyo mo, inaasam na ika'y manasa, O Diyos. Sumamo, ninanais, banal na presensyo mo.
Oh,
patuloy mong ibigay, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, ang divine revelation and vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Lord, upang, Lord, magampanan namin, Panginoon, ang gawain na ipinapatong mo sa amin, O Diyos, sa nalalapit na 2024. Lord, aming dalangin, Panginoon, na patuloy mong ingatan, Panginoon, aming pastor, O Diyos. Ibigay, O Diyos, ang desire ng kanyang puso, Panginoon. Strengthen mo, Panginoon, ang kanyang physical, O Lord. At patuloy, Panginoon, na pagpalain sa lahat aspeto ng kanyang buhay, O Diyos. Maging, Lord, sa mga manggagawa, Panginoon, ng iyong simbahan, O Diyos. Aming dalangin, Panginoon, yung patuloy na pangungusap mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Na, Lord, na muli ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagpapatuloy, O Diyos. At, Lord, i-comfort mo kami. Lord, patuloy mo i-bless ang mga pamilyang aming maiiwanan, O Diyos. Ang tahanan na aming lilisanin, O Lord, upang patuloy na magampanan ang pinagagawa mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat, Ama, sapagkat hindi ka nagkukulang sa pagkas sa aming Panginoon. Igit mo ka, O Diyos. Maging, Lord, sa kabuuan, Panginoon, ng Bansang Pilipinas, O Lord. Sa pangunan, Panginoon, na aming Pangulo, O Diyos. At, Lord, lahat ng bumubuo ng gobyerno, Panginoon. Lord, magpadala ka ng mga manggagawa mo, O Diyos, sa pinakamataas na antas ng gobyerno, Panginoon. Magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa mo, ng mga mababatas, Panginoon, upang sa ganun, Lord, may sakatuparan, Panginoon, ang anumang nais mo diyan sa langit, Panginoon, na mangyari dito sa lupa. Lord, tunay nga, Panginoon, linisin mo ang aming puso at isipan, Panginoon, upang maging karapat dapat sa iyo, O Diyos. Lord, sa pagtatapos na itong taon, O God, aming dalangin, Panginoon, sa mga prayer and fasting namin, Panginoon, dala namin, Panginoon, yung kasagutan ng aming mga katanungan, O Diyos. Maging malinaw sa amin, O Lord, yung pinagagawa mo, O Diyos. Saan mo man kami dalhin, O God? Sa ito man ay sa paaralan, ito man, Panginoon, ay sa gobyerno, ito man, Panginoon, ay sa eskwelahan, Panginoon, sa aming mga trabaho, O Diyos. Maging, Lord, lahat ng matatapakan na lugar na aming mga paa, we conquer the place, Panginoon. Sapagkat, Lord, sinabi mo sa iyong salita, Lord, you conquer the world, Panginoon. We are more than a conqueror, Panginoon. Na anuman, Panginoon, yung matapakan namin, Panginoon, ay inaari na namin sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat sa mga simbahan pa magbubuksan, sa vision mo, Panginoon, sa provision mo, Panginoon. Lord, yung mga future churches na bubuksan pa lang, ngayon pa lang, O Lord, i-provide mo na, Panginoon, ang pangailangan ng iyong simbahan, Panginoon. Maging, Lord, sa mga taong gagamitin mo, O Diyos, upang, Lord, patuloy na maging katugunan, Panginoon, ng bawat panalangin, Ama. Ibigay mo, Panginoon, yung makaka-fulfill na kanilang desire, Panginoon. Yung mag-fuel, Panginoon, na kanilang excitement and joyful heart sa pagbibigay, O God. Salamat, Ama. Tunay nga, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang nagbukas ng mga simbahan na to, kaya walang sino man ang makakapagsara, O Diyos. Gayun din, Panginoon, nalalapit namin workers training, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-anoy mo, Panginoon, sa bawat lingkod, O Diyos, na siya, Lord, na gagamitin mo sa bawat lugar, Panginoon, kung saan kami naka-assign, Panginoon. Lord, equip mo kami, Panginoon, ibigay mo sa amin, Panginoon, yung mga sandata na dapat namin dalhin, Panginoon, upang, Lord, mapagtagumpayan namin, Panginoon, yung mga bagay na mangyayari, Panginoon, sa field, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na anumang gawa ng kaaway sa bawat lingkod ng Diyos, winawasak namin, tinuturog sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, ikaw na kaisipan na nagbibigay ng maling kaisipan sa bawat manggagawa ng Diyos, winawasak kita sa pangalan ni Jesus. Isuko mo, Satanas, ang bawat kaluluwa na nakatalaga sa bawat simbahan, Evangelistic Church International sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Espiritu na nagbibigay ng maling reliyon, winawasan kita sa pangalan ni Jesus. Espiritu na nagbibigay ng karamdaman, winawasan kita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan, Espiritu na kahirapan, in Jesus' name, winawasan ka namin. Sa pangalan, Espiritu na alak, bisyo, sigarilyo, at droga, winawasan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, kiniklaim na namin
ang shame, repentance, acceptance, deliverance, strong conviction, Panginoon, sa bawat kasalanan, Panginoon. Lord, yung mga buhay, Panginoon, na mga tao magsusuko, Panginoon. Lord, maging isang mabangong handog para sa iyo, O Diyos. Lord, i-reveal mo sa amin, Panginoon, yung magandang plano mo at patuloy namin maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay namin. Salamat, salamat, Ama, tunay nga, O Diyos, na ikaw lang aming pupurihin, dadakilain at sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po!